Napakahalaga po ng Ministry of Intercession, pamamagitan o pananalangin para sa iba o pakikiusap for Party A with Party B. At marami pong mga examples yan. Let's take a look at an Old Testament example of an intercession. And this is during the time of Moses. Let's take a look at God's pronouncements against Israel. Ang Diyos ay nagalit sa Israel, maraming ginagawang mga kamalian, and He gave these pronouncements in Exodus 32, verses 7 to 10. Then the Lord said to Moses, "Go down," because they were on a mountain, "because your people whom you brought up out of Egypt have become corrupt. They have been quick to turn away from what I commanded them, and have made themselves an idol cast in the shape of a calf. They have bowed down to it and sacrificed to it, and have said, 'These are your gods, O Israel, who brought you up out of Egypt.' I have seen these people," the Lord said to Moses, "and they are stiff-necked people. Now leave me alone, so that my anger may burn against them, and that I may destroy them. Then I will make you into a great nation." So nag-uusap si Moses at ang Panginoon. Sabi ng Panginoon kay Moses, "Bumaba ka, iwan mo ako, at ng aking galit ay sumisilakbo. At hayaan mo akong patuloy na magalit dito. Pumunta ka sa Israel na nasa baba ng bundok." Sobra na ang mga yan. Gumawa ng Diyos-Diyosan at sinasabi, ito ang Diyos na naglabas sa atin sa Ehipto, sambahin ito at bigyan ng mga offering. May ganun, napakatigas ng ulo ng mga taong ito. Wawasakin ko silang lahat. Pero ikaw at ang iyong mga descendants, I will preserve. I will make you a great nation. So, what were God's pronouncements against Israel? One is that the people have become corrupt. They have become corrupt. They are quick to turn away from the commands of God. They have become idolaters. Sumasamba sa Diyos-Diyosan. What else was God's admonition? "Go, leave me alone, so that my anger may burn against them." Pinapaalis si Moses dahil baka siya kumbinsihin na huwag na magalit. Umalis ka at iwan mo ako rito. And sabi pa ni Lord, "I will destroy them." But Moses interceded. What was Moses' intercession? This is very important. Exodus 32, verses 11 up to 13, we will see the intercession of Moses here. But Moses sought the favor of the Lord, his God. "O Lord," he said, "why should your anger burn against your people, whom you brought out of Egypt with great power and a mighty hand? Why should the Egyptians say, 'It was with evil intent that he brought them out, to kill them in the mountains and to wipe them off the face of the earth'? Turn from your fierce anger, relent, and do not bring disaster on your people. Remember your servants Abraham, Isaac, and Israel, to whom you swore by your own self, 'I will make your descendants as numerous as the stars in the sky, and I will give you the descendants all this land I promised them, and it will be their inheritance forever.'" So, napaka-interesting po itong pamamagitan na ginawa ni Moses. He interceded. First, he sought the favor of the Lord. "May Lord, huwag naman, yung favor po ninyo ay kailangan namin." Then he asked the Lord, "Why should you be angry against your own people? Ito po ang inyong bayan, ito ang inyong mga mamamayan. Huwag po kayong magalit. Bakit kayong magagalit sa inyong sariling bayan? You yourself brought them out of Egypt, di po ba?" At sabi pa ni Moses, "Why let the Egyptians say that you brought your people out here only to kill them?" Eh, sasabihin naman, mapapabalita kayo niyan. Inilabas-labas niyo sa Ehipto ang mga tao, tapos papatayin niyo lang pala dito sa desert. Hindi ba hindi naman maganda yan? So he pleaded with the Lord. Moses pleaded with the Lord. Sabi, "Please do not be angry with your people. Do not destroy them." And then, he reminded the Lord about his promise to Abraham, and to Isaac, and to Israel. "May pangako po kayo sa aming mga ninuno." So Moses interceded with God for the people. He appealed to God's goodness. He appealed to God's reason. And he appealed to God's honor. Ang honor niyo po ay nakataya. Pag-uusapan kayo ng lahat na matapos yung ilabas ng mga Israelita, pinatay niyo lang pala sa desert. Tsaka di ho ba may pangako kayo kay Abraham, kay Isaac, at saka kay Israel na aming mga ninuno. At saka kayo po'y mabuti. Kami ay inyong bayan. Inilabas niyo nga with great power and with great effort. Huwag naman po ninyong gawin ang ganyang mga bagay. At anong nangyari? The Lord granted Moses' request and did not destroy the people. An intercessor.
someone who prayed to God on behalf of the people. That was an Old Testament example. Actually, we have a lot of examples of this kind of prayers. Let's take a look at the New Testament example. Philemon 1:8-22. Therefore, this is a letter of Paul to Philemon. Although in Christ I could be bold and order you to do what you ought to do, yet I appeal to you on the basis of love. I then, as Paul, an old man and now also a prisoner of Christ Jesus, I appeal to you for my son Onesimus, who became my son while I was in chains. Formerly he was useless to you, but now he has become useful both to you and to me. I am sending him, who is my very heart, back to you. I would have liked to keep him with me so that he could take your place in helping me while I am in chains for the gospel, but I did not want to do anything without your consent, so that any favor you will do will be spontaneous and not forced. Perhaps the reason he was separated from you for a little while was that you might have him back for good, no longer as a slave, but better than a slave, as a dear brother. He is very dear to me, but even dearer to you, both as a man and as a brother in the Lord. So, if you consider me a partner, as you would welcome me, welcome him as you would welcome me. If he has done you any wrong or owes you anything, charge it to me. I, Paul, am writing with this with my own hand. I will pay it back, not to mention that you owe me your very self. I do wish, brother, that I may have some benefit from you in the Lord. Refresh my heart in Christ. Confident of your obedience, I write to you, knowing that you will do even more than I ask. And one thing more. Prepare a guest room for me, because I hope to be restored to you in answer to your prayers. A most interesting letter. Ano po ba ang background nito? Itong si Philemon, yung tumanggap ng sulat, no? He was a leader of the church at Colossae. Yung sinulatan ng letter to the Colossians. He was the leader. He was one of the leaders of the church. And he was a friend of Paul's. Kaibigan siya ni Paul. Si Paul naman nakakulong sa Roma dahil dinakip na siya because of his missionary work. Itong si Onesimus, slave ni Philemon. Nagnakaw kay Philemon, tumakas, nakarating sa Roma, at sa Roma, nakilala si Paul, naging Christian, at naging assistant ni Paul. You know, all these religious men, these great prophets always had male assistants. May meron silang mga boy na katukatulong, kasama kahit saan. Katulong nila sa kanilang mga personal needs. Paul always had one. And apparently, Philemon was even one of those assistants. Isa rin siyang assistant ni Paul nung sila'y magkasama. Pero dahil hindi na magkasama, hindi na siya naging assistant. Ngayon, ang naging assistant, si Onesimus. Tumakas kay Philemon, nakarating sa Roma, naging Kristiyano, naging ngayong assistant ni Paul. Tapos sabi ni Paul, ha? Ang amo bang tinakasan mo? Eh, itong si Philemon, kilala ko yan, kaibigan ko yan. In fact, ako ang nagturo niya ng salvation, etc., etc. Ah, sige, umuwi ka, dalhin mo tong sulat na to. Kaya sumulat itong si Paul. At anong mga hiningi ni Paul? Well, he interceded. Paul sends Onesimus back to Philemon with this letter. And let's take a look at the very interesting intercession. One, Paul appealed to Philemon to forgive Onesimus and to receive him as a dear brother. Sabi, patawarin mo na. At babalik siya sa iyo ngayon, hindi na alipin, isa mo ng kapatid sa Panginoon. Although, of course, tutulungan ka pa rin yan, assistant mo pa rin, pero kapatid mo na yan sa Panginoon ngayon. Mas maganda pa kesa nung araw. What else? Paul charged the request against his own account. This is interesting. Napakalaki siguro ng nagawa nitong si Pablo kay Philemon na kayang-kaya niyang sabihin, sabi niya, welcome him as you would welcome me. Can you imagine that request and command? Kung paano mo ko tatanggapin, tanggapin mo siya. If he owes you anything, charge it to me. I will pay it back. Pagkatapos biglang isinunod ni Paul, but you owe me your very self. Yang iyong buong pagkatao at ang iyong buong-buong persona, utang mo yan sa akin. Habing ganon.
Let me benefit from you in the Lord. Hayaan mo naman ako makinaabang sa iyo. Sabi nito si Pablo. At sabi niya, ako ay naniniwala na susunod ka. At natitiyak ko na higit pa sa hihingin ko, gagawin mo. Napakatibay ng relasyon nila para masabi ni Paul ang ganitong mga mapangahas na mga pangungusap. Sinabi niya, naniniwala akong kahit anong ipagawa ko, higit pa rin gagawin mo. At saka tanggapin mo siya kung paano mo ako tatanggapin. At kung may utang man siya sa'yo, i-charge mo na sa akin. Ikaw nga ang buong-buong pagkatao mo, utang mo sa akin eh. Siguro talaga itong si Paul na ibigay niya ang kanyang buong buhay dito kay Onesimus, tinulungan niya ng ganap, hindi saved, naging saved. Alam niya yung tao na tinuruan kayo ng salvation, buong buhay man, di kayo makakabayad ng utang na loob. Biro niya, tinuruan kayo ng salvation. Dati patungo kayo impyerno, ngayon pupunta na kayo ang langit. Dati anak kayo ng demonyo, ngayon anak na kayo ng Diyos. Dati nasa kadiliman kayo, tapos dinala kayo sa liwanag. Ano ang magagawa ninyo para magbayad-bayad ng utang na loob? Siyempre, lalo na sa Diyos na siyang namatay para sa atin. Eh, pero yung nagsabi at nagkwento at nagdala sa atin sa Panginoon, dapat kinikilala nyo yan. Hindi nyo kinakalimutan. Dahil sila ang inyong spiritual parent. Kung minamahal natin at kinikilala yung ating biological parent na nagdala sa atin dito sa mundong puro gulo, lalo namang dapat natin kilalanin yung ating spiritual parent na nagdala sa atin sa langit. Glory to God, work ni Lord, pero merong nagsasabi sa atin. At yan ang ministry ni Paul kay Philemon. Kaya ang lakas ng loob niyang sabihin, nais kong makinabang naman sa iyo. At yung hinihingi naman niyang kapakinabangan, hindi pa personal, para sa isang alipin na sabi niya, itrato mo na itong isang kapatid, kalimutan mo na ang ginawa niya, at kung may utang, i-charge mo na lang sa akin. Napakagaling na pamamagitan. Na kung tayo man mamamagitan para sa ating mga kapwa, merong isang mahina, ilalapit mo sa isang malakas naman at ikaw ay nagawan mo ng mabuti ito at may investment ka naman talaga na hindi ka naman nanunumbat pero alam naman ng lahat na marami kang ibinigay sa taong ito, then pwede ka magsabi, i-charge mo na sa akin, sige na, alang-alang sa akin, tanggapin mo na. Kaya mahalaga po sa buhay yung tayo nagtatanim ng mabuti sa ating kapwa para kung lumaon at kung gusto natin na yung kabutihan na naitanim natin ay umani ang ibang tao, kahit hindi tayo, pwede tayong pumitas kasi may itinanim tayo eh. Ang mahirap lang naman yung pitas ka ng pitas, hindi naman ikaw nagtanim. Pero talaga kung ikaw nagtanim, you are entitled na mamitas. And Paul shows us the way. Tapos ang ganda pa ng ending ni Paul, hindi lang niya hiningi na patawarin ni Philemon yung slave na yung utang ay kalimutan na. Sabi niya, by the way, ipaghanda mo nga pala ako ng kwarto, darating ako. Napaka, hindi siya presumptuous, hindi ako nayayabakan sa dating niya, yung ganun siya ka-confident sa tibay ng kanilang relasyon, na hindi na siya nangingimi, hindi na siya nagpapatumpik-tumpik, hindi na siya paarte-arte, straight to the point. Kasi alam niya, he has infinitely given him more than he is asking of him now. Only someone who has genuinely, greatly, sacrificially, and productively given of himself can speak like this. Sa buhay, gawin din po nating goal na pwede tayong magsalita ng ganyan, hindi dahil sa yabang, hindi dahil sa panunumbat, kundi talaga naman kasing na-earn natin yung right to speak. Magtataka ka naman yung iba, eh kung magsalita, kala mo mga kung sino, eh wala namang accomplishment sa buhay. Wala namang itinanim, namimitas. Wala namang nagawang kung ano, eh kung makaarte, eh parang meron na. Dapat inilalagay din natin at ibinabagay sa ating sarili, yung ating mga arte. Pero itong si Paul, sabi nga niya sa church at Corinth, what? How do you want me to come to you? Do you want me to come to you with a whip? Or in love? Church, ha? Ang kanyang kausap. May mga matatanda, may mga edukado, may mayayaman, may mahihirap, may mga bata. Pero sabi niya, paano niyo ba ako gustong pumunta sa inyo? Medal ang pamalo? O maibigin? Pumili kayo. Gagawin ko ano man doon. Kasi siya ang naging instrument para masave yung mga yon. Anong magagawa mo? Paano ka makakakibo? Paano ka makakapiyok o makakapalag sa isang tao na naging instrumento para ka masave? Kaya sabi ni Paul, will I come to you with a whip or in love? At alam niyo, ang pwede rin magsabi ng ganito, yung very sincere ang heart na talagang ibinigay niya ang best niya para siya talagang magulang. Ibinigay niya ang kanyang pagod, ang kanyang pawis, ang kanyang puso. Pwede niyang sabihin ng mga ganitong bagay. Kasi hindi siya umaabuso, hindi siya nagtitake advantage, sinasabi lang niya, ang totoo. Pwede siyang mamagitan. Live, brothers and sisters, so that you may intercede for others.
Yung man pagka meron kayo pinadala ng sulat, oh, dalhin mo to, sabi mo, padala ko. Hindi naman inistab yung may dala. O, ano ngayon, may sumulat sa akin, o, sino ngayon yan? Bale, wala pala. No? So, mahalaga din, nagtatanim tayo, gumagawa ng mabuti, gumagawa ng mga tama. At sa ganyan, pag dumating ang panahon na mayroong isang naghihirap na kailangan nating tulungan, padala mo lang ng sulat, o, dali mo to kay ganon, pakikinggan, pagbubuksan, at tutulungan, dahil sa kabutihan nating naitanim. So, that is one of the important aspects of intercession. Dapat meron tayong mabuting na itanim. Kahit sa ating sariling relasyon sa Diyos. Halimbawa, mananalangin ka sa Diyos para sa iba. Maganda ba ang relasyon natin sa Diyos? Tulad ni Moses. Maganda yung relasyon niya sa Diyos. Nanalangin siya para sa Israel. Pinakinggan. Eh kung isa lang siyang makasalanan din at isa lang siyang hindi sumusunod sa Diyos at matigas ang ulo, lalapit-lapit siya at mananalangin, baka siyang unang tamaan ng kidlat. Kaya mahalaga rin mga kapatid, nabubuhay tayo ng may kabanalan, maganda ang relasyon natin sa Diyos, at ng kahit anong oras, pwede tayong lumapit sa Kanya, kahit pa nga ang inilalapit natin na hindi ang ating sarili, kundi ibang tao. This is the sacrifice in ministry. Ibang, hindi ko ito gagawin kasi baka masira ang relasyon ko sa Diyos. Eh, pagkasira, paano naman ako lalapit sa Kanya para sa iba? So, for the sake of you people na ipinagpe-pray ko sa Lord, for your sake, magpipigil-pigil ako sa sarili. Pipigilan ko ang aking mga kasalanan. Gagawa ako ng tama at nang paglumapit ako sa Diyos, eh pagbuksan naman tayo. Parang magulang, ang isa sa mga pinakamagagandang pamana ng magulang sa anak, yung magandang pangalan, yung magandang pakikitungo sa kapwa, yung mga naitanim na kabutihan sa kapwa, na yung anak tuloy, ginagawa ng mabuti ng kung sino-sino, alang-alang dun sa magulang. At yung magulang, pag lumapit kay ganyan, pag lumapit kay ganun, pinapakinggan. Kung sinunog ng anak niyang eskwelahan, hinagisa ng granada ang mga teacher, lalapit man lang yung magulang doon sa principal, papakinggan man lang, tanggapin niyo naman uli ang anak ko. Dahil yung pala, napakaganda ng pakitungo niya doon sa principal na yun, yun sinasaalang-alang. Alam niyo mga magulang, isa sa mga pinakamaganda nating maipamana sa ating mga anak, ay mabuting pakikitungo sa kapwa. Kasi sila ang aanin niyan. We can intercede for them. And even if we don't speak, Anna, a very effective intercession is happening. Sasabihin ng mga tao, kung alang-alang na lang doon sa magulang, sige, pagbigyan na yung batang yan. Maganda yung tayo po namumuhay na pwedeng mag-intercede. Kasi meron tayong good record. Kasi meron tayong good relationship with God and with people. So, Moses interceded between God and men. Paul interceded between two men. He appealed to Christian compassion. Interestingly, Moses appealed to God's goodness. Paul appealed to his own goodness. Sinabi niya doon sa kanyang sinusulatan, alang-alang sa mga nagawa kong mabuti sa iyo, pagbigyan mo na ito. At hindi po ito masama. Fact lang naman eh. Totoo lang. Kaya nagkaroon ng strength yung kanyang paglapit. And of course, he appealed to Philemon's indebtedness to him. Kaya mabuti rin niya nagpapautang. Nagpapautang ng loob. Mabuti rin niyang gumagawa. Nagtatanim. Dumadating ang panahon, hindi mo alam, kailangan mo palang umani. Kung para sa iyo man o para sa iba, it's the same. So, Paul paid by debiting the request from his own account. Siya ang nabawasan. Kasi alam niya naman yung lakas na ginagamit, nauubos din yan eh. Kahit ka pa nga may utang na loob sa akin, pag lagi naman akong may sinasabi sa'yo, tulungan mo to, mamaya dumarating na rin yung panahon na parang tabla na tayo. In other words, nagbabayad talaga si Paul. Siya ang nagbayad noong graces na dapat ay tanggapin ni Onesimus. Kasi si Onesimus wala naman siyang patago. Wala naman siyang inipon. So against the account of Paul, ang naging benefit para sa kanya. So that was Moses, that was Paul. What about the Lord? Did you know that Jesus was also an intercessor? Let's take a look at the Lord's intercession. His intercession was foretold. Noon pa man, sinabi na ni Isaiah na si Jesus, ang Panginoon Diyos, ang anak, ay magiging intercessor. Isaiah 53, verse 12. Therefore, I will give him a portion among the great. This is Isaiah writing about Jesus about 600 years before Jesus was born. Therefore, I will give him a portion among the great, and he will divide the spoils with the strong.
because he poured out his life unto death and was numbered with the transgressors. For he bore the sin of many and made intercession for the transgressors. Grabe ang intercession ng Panginoon. Ipinapako siya sa krus, mga 6-inch nails ang inilulubog sa kanyang buto at laman. Siya'y nananalangin. Hindi niya ipinapanalangin ang kanyang sarili. Ipinapanalangin niya, yung nagpapako sa kanya. At hindi niya ipinapanalangin manigas po sana sila, mabulag, mamatay. Sabi niya, Father, forgive them, for they know not what they do. Nag-i-intercede siya. Even in the most painful moment, he was interceding for his tormentors. Ipinakita na ni Lord na siya intercessor. He interceded for his disciples. That's important. He interceded for those who will believe through his disciples. So John 17:9, sabi niya, I pray for them, meaning the disciples. I am not praying for the whole world, but for those you gave me, those you have given me, for they are yours. As in John 17:20-21, my prayer is not for them alone, meaning the disciples, not for the disciples alone. I pray also for those who will believe in me through their message. Tayo yon. Naniwala tayo kay Kristo dahil sa mensahe ng mga disciples, sa kanilang mga letter na naging Biblia, at sa mga tinuruan nila generation to generation na karating sa atin. Sabi ko nun, that all of them may be one. Father, just as you are in me, and I am in you, etc. But what Jesus is saying is, I'm praying for my disciples and for everyone else who will believe in me through them. Especially, the Lord prayed for Peter. He interceded deeply for Peter. Luke 22:31-32. Simon, Simon, that is Peter, iba lang yung pangalan. Satan has asked to sift you as wheat, but I have prayed for you. Simon, that your faith may not fail. And when you have turned back, strengthen your brothers. Ipinag-pray mabuti ng Panginoon si Simon, Peter. Many scholars believe na pwedeng siya ang magtaksil sa Panginoon at maghudas. In other words, mag-Peter. No? Kung si Peter yung naging taksil, ipinag-pray siya ng lubos. But siya ipinag-pray at si Judas ay hindi? Di natin alam. Basta ipinag-pray siya. In-intercede siya, nag-intercede para sa kanya, at si Peter naligtas. Kasi itong si Peter, laging quick to speak, laging emotional. So ang tendency, magkamali eh. Lagi nagmamadali sa kanya mga ginagawa, padalos-dalos. And the Lord not only interceded for His disciples, but the Lord intercedes always. Hindi lang yung past na ipinroprophesy, hindi lang during His earthly life, but always. Hebrews 7:25. Therefore, He, referring to the Lord, is able to save completely those who come to God through Him, because He always lives to intercede for them. Tayo na yun. Yung we go to God through Him, through Jesus. Jesus now lives to intercede for us. Ang sarap naman. Biruin nyo, ang ating tagalakad, ang ating tagapamagitan, ang Diyos Anak. Ang Panginoong Jesus. He lives to intercede for us. Daig pa natin ang nakasandal sa pader because He is interceding for us. Romans 8:24. For in this hope, we were saved. But hope that is seen is not hope at all. Who hopes for what he already has? Pero yung hindi natin nakikita ng mga bagay, sure pa rin yun kahit hindi natin kita. And one thing is sure, Jesus is interceding for us. Not only God the Son, but also God the Holy Spirit intercedes. The Holy Spirit's intercession is also interesting. Romans 8:26-27. In the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us with groans that words cannot express. And He who searches our hearts knows the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for the saints in accordance with God's will. So, pag pinasimple natin, ang hirap naman kasi maintindihan itong mga words ng Romans na to. Pag pinasimplify, the Holy Spirit prays for believers. Biruin yung pinagdadasal tayo ng Espiritu. And that the Holy Spirit fine-tunes prayer.
prayers for believers in accordance with and to suit God's will. Kasi yung will ni Lord, mahalaga rin yan sa prayer. Hindi lang yung will natin. Kailangan will din niya. At ang ginagawa ng Holy Spirit, because most of the time we don't know how to pray, we don't know what to pray for, yung Holy Spirit ang nagpe-pray for us. At ang prayer na ginagawa niya, pinagdudugtong niya yung gusto natin at yung gusto ng Diyos, that the Holy Spirit intercedes according to the will of God, because He knows the will of God, and therefore He is able to make the connection. It is also very possible that the Holy Spirit will convict you to pray for something that God wants you to have, but which God will not give you if you didn't pray for it. Kaya yung Holy Spirit, ibinubulong sa'yo, o mag-pray ka, gusto kang bigyan ng lote. No? Ano po, dote? Lote. Dote? Sige, mag-pray ako ng dote. Kasi dahil sa kasalanan, hindi nakabara yung tenga mo, hindi mo madinig ang Espiritu ng Diyos. Kaya maraming tao, pag nabubuhay sa kasalanan, walang effect ang prayer nila. Bakit? Hindi nila madinig yung ibinubulong ng Espiritu. Dahil ang Espiritu ang nagtuturo sa atin, ito ipag-pray mo, itong gusto ibigay sa inyo ng Father, ito ipag-pray mo. Para ba mga nanay, oh, hingin mo ito sa tatay mo, naka-budget na yan, gusto niya talagang ibigay, gusto lang hingin mo. Sige, hingin mo na. Dahil meron kang tip, nahihingin mo yung tama. And the Holy Spirit gives us the tip. Manalangin kayo, binibigyan tayo ng clue, ito ipag-pray mo. Because if we pray according to God's will, He hears us. Hindi lang yung will natin, yung will niya dapat magtugma. At alaga naman siya pa yung mag-adjust sa atin. Kaya nag-a-adjust tayo. So, ang hinihingi natin, yung gusto naman niya talagang ibigay. Katulad ni Moses, hiningi niya na patawarin ng Diyos ang Israel. Hindi naman pinalitan ni Moses yung isip ng Diyos eh. Dahil talaga namang yung Diyos, gusto naman niya talagang patawarin ng Israel eh. Dahil mahal niya yung bayan. So, ang hiningi ni Moses, hindi yung labag sa kalooban ng Diyos, kundi yung talagang gano'n naman yung kalooban niya. Kaya ibinigay tuloy. Ang mahalaga sa prayer na ipagpe-pray natin kung ano yung gusto ng Diyos, hindi kung ano yung gusto lang natin. Dahil siya ang Diyos, alang naman palitan natin yung gusto niya. And the ministry of the Holy Spirit is very important because He intercedes for us with groans that words cannot express. So siya daw ay nakikipag-intercede na mamagitan sa mga buntong hininga, sa mga bulong na hindi kayang sabihin ng salita. Nasasabi yun sa langit at tayo man nasasabihan. Kaya kung minsan nagkakaroon ka ng conviction, nagising ka ng alas dos ng umaga, bakit kaya parang gusto kong ipag-pray ang nanay ko? Ang Holy Spirit siguro ang nagsasabi sa iyo, bangon, ipag-pray mo ang nanay mo. Kasi meron siyang pangangailangan ngayon na dapat maipag-pray. O kaya ipag-pray mo ngayon ang Timbuktu o ang buong bayan ng Pakistan. Kung ano man yung conviction, kasi kung minsan bigla ka nagkakaroon ng conviction, makinig kayo doon. Dahil kung tayo tuned to God's Spirit, it is the Spirit telling us to pray and telling us what to pray for. Kaya kung minsan naman mayroong isang bagay na ayaw mo naman talaga ipag-pray, huwag ipag-pray mo naman na yung anak mo maging first honor, sabi nung kumari mo. Ayaw mong ipag-pray kasi yung anak mo rin kandidato maging first honor, magka-eskwela sila. No? So ipag-pray ko ba to or not? So, mahalaga meron tayong conviction. A Spirit-led conviction. But let's not go away from the main topic, that the Holy Spirit is also an intercessor. That the Holy Spirit intercedes, namamagitan sa atin at sa Diyos Ama. Tapos ang Diyos Anak, namamagitan din. Tapos si Moses, namamagitan para sa Diyos at tao. Si Paul, namamagitan tao to tao. We cannot do less. Intercession, pleading for others, is exemplified. Binigyan tayo sa Bible ng napakaraming example. Isa pa, 1 Samuel 7:5. Then Samuel said, "Assemble all Israel at Mizpah, and I will intercede with the Lord for you." Merong problema ang buong bayan, sabi ng propeta, ipunin ang mamamayan at ako yung mamamagitan. Lalapit tayo sa Diyos, ilalapit ko kayo. Kasi di ba sa ating kultura, ilapit mo naman ako kay ano, ilakad mo naman ako kay ganyan. Yun yung namamagitan eh. Eh kung yung tagapamagitan mo, hindi naman papakinggan dahil hindi naman maganda ang relasyon doon sa pupuntahan, edi wala nangyari, napasama ka pa. Kaya nga sinabi ko kanina, dapat nabubuhay tayo in such a way na pwede tayong mamagitan kasi marami tayong goodwill with God and with men. So, intercession is exemplified. Intercession is also taught. 1 Timothy 2:1. I urge then, first of all, that requests, prayers, intercession, and thanksgiving be made
for everyone. So you intercede. We intercede for people. We intercede on behalf of the weak, on behalf of the bereaved, on behalf of the sick. At ano pa? Intercession is effective. Intercession is effective. That's why we should intercede. 1 Kings 13:6. Then the king said to the man of God, intercede with the Lord your God and pray for me that my hand may be restored. So the man of God interceded with the Lord and the king's hand was restored and became as it was before. You know why the story? Itong king na to, napakasama. At yung kamay niya, ginagamit pa niya pang mostra against God and against God's man. So yung kamay niya biglang nag-wither, parang nag-umurong na hindi malaman. At sabi ng king sa prophet, mamagitan ka naman, lakarin mo naman ako, hilapit mo ako sa Diyos. And the man of God interceded and the hand was restored. Anong kinalaman nito sa ating buhay? Siguro naman hindi mahirap i-connect. Is your prayer life tilted towards selfish agenda? Is your prayer life balanced by intercession and pleading for others? It's a good question to ask. Ang mga prayer po natin, kadalasan ba, kasali yung iba? Nananalangin ba tayo para sa iba? Duty natin yan sa kanila at sa ating sarili. Kasi kung minsan, yung mga tao, ginugulo tayo, ang gulo nilang kausap, ang hirap nilang kasama, kasi hindi nyo pinagpe-pray. At kung minsan, ipinagpe-pray pa natin, mahulog sana, madapa, mapahiya siya sana, Diyos ko, kunin mo na po siya. Yan ang mga prayer natin. Paano nyo tinatrato ang mga tao na nagpapagulo sa inyong isip? Paano nyo tinatrato ang mga tao na hindi nyo makasundo? Paano nyo tinatrato ang mga tao na nagpapahirap sa inyo? There's only one godly way. Pray for them. Intercede for them. That they too may receive enlightenment from God. That they too may receive the grace to see things and to understand. That they too may receive God's touch and healing. Madalas, ang dami nating problema sa ating kapwa. Problema natin ating asawa. Problema natin ating anak. Ang magulang, ang biyanan, ang boss, yung empleyado, yung employer, yung kapitbahay. Kahit sino na lang problema. Intercede for them. Pray for them. Alam yung tanong ni Cain? Am I my brother's keeper? The obvious answer is yes. Sabi sa kanya ng Diyos, nasaan ang kapatid mo? Bakit? Am I my brother's keeper? Ako ba tagapag-ingat niya? Ba't yung hinahanap sa akin? Yes, we are our brother's keepers. Pray for others, even or especially if they are sinful, they are unpleasant, they are unlovable. All the more that we should pray for them because people need prayers, especially if they don't want it. May ipagpe-pray ka, wag na. Hindi ko kailangan yan. Mas lalong pinagpe-pray. People need love, especially when they don't deserve it. Kadalasan kasi pag may problema tayo sa tao, iniisip natin din yung pamamaraan ng tao. Iintrigahin ko nga ito. Sisiraan ko nga siya para mawala siya sa aking landas. Gagawa ako ng paraan para siya maalis sa aking mundo. Yung gagawa ako, imamachinate ko, kukontrolin ko ang event para siya matanggal. Bakit din yung ibigay sa Diyos? God has the infinite and the much better solutions. Pwede nating ilapit sa Diyos. What are the premises of godly intercession? Unang-una, plead with God. Wala naman tayong patago. Hindi katulad ni Paul kay Philemon, may patago. Tayo walang patago sa Diyos, so dapat lang tayong makiusap. Appeal to God's character. You know, God's kindness, God's helpfulness, yung mga ganyan. Appeal to God's word, to God's promises, to God's covenants, and appeal to God's will. Pag alam nyo kung anong will ng Lord, alam natin kung anong pwede natin ipag-pray. Pwede ba natin ipag-pray ang salvation na isang napakasamang tao? Hopeless na ba yan? Pwede natin ipag-pray. Kasi sabi sa Bible, God does not wish that anyone should perish. For God so loved the world, meaning everybody, so mahal din niya ng Diyos, pwede yung ipag-pray. Alam natin. Romans 8:27, and He who searches our hearts knows the mind of the Spirit because the Spirit intercedes for the saints in accordance with God's will. Will ba ni Lord na magkaroon ng kapayapaan? Yes. Will ba niya na magkasundo ang magbiyanan? Yes. Will ba niya na magkasundo at magkabalikan ng mag-asawa? Yes.
Will ba niya na umayos ang mundo? Yes. Therefore, we can pray for people who are making troubles. Hindi yung ang pinapauna natin sa ating puso, galit, inis. Tuloy gumagawa tayo ng paraan para tayo manalo, para siya matalo, para siya saktan, para siya putulin, para siya ilayo. Samantalang una nating dapat gawin, ilapit siya sa Panginoon. The best way to beat an enemy is to turn him into a friend. Not to kill him kasi nag-murder ka na. Hindi manira kasi masama yung naninirampuri. But to turn him into a friend. But have credit to draw from. It is important. Magandang relasyon natin sa tao at sa Diyos. Meron tayong goodwill, meron tayong obedience to God, meron tayong service. Therefore, meron naman tayong lakas ng loob lumapit. Kasi meron tayong relasyon. And remember to intercede for the weak, the needy, the confused, the deceived, the lost, and the problematic. Ang mga taong problema natin, ang gawin yung battle spiritual. Let God take over. Pray for them. Nasubok niyo na ba yun? Mga Kristiyano, hindi lang sinusubukan dapat yun. Yun ang una talaga natin. First and last resort is to bring the people to the Lord. Ipanalangin sila. Hindi yung pinapalakas natin yung ating inis, ine-entertain mo yung galit, lumalaki tuloy, lalong nagkakaroon ng mga more galit. Kailangan dali natin sa Panginoon. Many people turn to various ways to win over others, to deal with other people. Try intercession. Try prayer. Maraming mga tao siguro, pinapamiserable nila tayo kasi miserable sila eh. Iniinis tayo kasi marami rin nang iinis sa kanila. Ginugulo tayo kasi gulong-gulo sila. Kaya kailangan nila ang Diyos. Kailangan nila ng intercession. Alam niyo ba, prayer is very mysterious. I don't think that one lifetime is enough for us to understand the dynamics of prayer, to understand the ins and outs, the whys and the wherefores of prayer. But there's one thing sure, prayer is effective. Just pray. Pray for someone. Let's bow before the Lord right now. Sinong mga tao ang marapat sana ipinagpe-pray nyo pero hindi nyo pinagpe-pray? Sa kabaligtaran nga, baka pinag-iisipan pa natin ng masama. Gusto natin na matalo sila. Imbes dalin sila sa Diyos, sila ay magbagong loob, maging kapatid natin. O kung kapatid na natin, ay lagong magbago pa ang loob at lalong maging mabuting kapatid. Let's seek God's forgiveness. Kung ang ating mga tendency, tuwing meron tayong nakakainisan, eh gusto nating gumante. Gusto nating gawan din ng masama. To fight their war in their own terms instead of in God's terms. And that is through prayer warfare. Manalangin tayo na ipakita ng Panginoon sa atin yung kahalagahan ng intercession. Sino ang mga taong nagkakamali, mga taong malalayo sa Diyos, ipinagpe-pray ba natin? Dapat. We intercede for them. Sino yung mga taong gumagawa ng masama? Let's intercede for them. Nang magkaroon sila ng pagbabagong loob. Are you interceding for your sons and daughters, for your parents, for your spouse, for your friends, for your relatives? One of the greatest ministries of Christians is that of an ambassador. Tayo ay ambassador. Sugo ng embassy ng heaven to the earth. So that we can bring the earthlings to heaven. And we can bring God to people. Let's pray. Silently. Commit yourself to become an intercessor. Hindi lahat pwedeng teacher, hindi lahat pwedeng preacher, but everybody can intercede. Heavenly Father, we thank you for reminding us that we have this divine duty to stand in the gap, to stand between people and people, and to stand between people and God, yourself. Turuan mo kami, Panginoon, na huwag namin kalimutan ang duty na ito. Lalong-lalo na naipanalangin ang mga taong dapat ipanalangin na baka sila mismo hindi nananalangin. Mailapit namin sila sa iyo. Lord, we do not completely understand prayer and all the things that are related to it. But one thing we know, you have taught us and you have commanded us to pray. And we know that you answer prayer.
Turuan niyo po kami, Lord. Nawa ang mga anak mong ito maging mga intercessors. Maalala na ang solution even sa mga interpersonal problems ay hindi psychology, hindi psychiatry, hindi murder, hindi intrigue, kundi prayer. That we are strongest when we are kneeling before you, O God. That we accomplish much when we kneel before you and pray. Turuan mo kaming maalala, sariwain mo sa amin lagi ito. Our duty and our privilege to pray for others. Not only for those that we love, but for those that we do not like, for those who irritate us, for those who make our life miserable, teach us to pray for them. This is your will, O God. We thank you for this ministry. And may you turn your children who listen to you now into powerful intercessors. We praise you, Father. We thank you in Jesus' name.